Kagabi sa PBB Community Season 10. Isang special na misyon ang inatas kay Reyna Brenda. Ang nilalaman ng bowl na yan ay iba't ibang mga katanungan na tutulong sa iyo para maipalabas ang katotohanan. At ang mananalo ay ang magiging court jester mo. Ano ang mas kakainisan mo? Pagiging backstabber or masyadong playing safe? Sobrang mas matimbang pa rin yung backstabber. Kung may problema ka sa isang tao, mas maganda kung sinasabi mo to agad sa kanya ng harapan. Parehas kami na sagot ni Ian, mas maganda kasi nagsasabihan ng problema kaysa nagtitirahan kayo ng patalikod. Sa huling round ng tanungan, okay, Alisa, alin ang mas pipiliin mo? Ang goal ko talaga dito ay mas makilala at magpakatotoo. Naniniwala ako na dahil doon, isa na akong big winner. No bias, feeling ko si Alisa nakapagbigay. Maya-maya sa gitna ng usapan, tinatawag ni Kuya ang napiling court jester ng Reyna. Sa aking palagay, bilang jester, dapat eh, presentable ka rin. Yes po, Kuya. Ano sa palagay mo? Tama naman, Kuya. May inihanda ako na nasa storage room. Apo. Kailangan, isuot mo na ito. Okay po, Kuya. Pagkatapos nun, bumalik ka rito. Tiknak nang di makilala. Kaya nga, Kuya! It's a privilege to wear this and to be the court jester po. Matanong kita, yes, Alisa. Po. Alam mo ba ang paraan kung paano gumalaw ang court jester? Ano ang ginagawa nila para makuha ang atensyon ng mga makikinig? Para may turotot, ganun, Kuya. Tama. So, ako, sound ko yung gagawin ko, Kuya, or may ibibigay ka po sa akin? Ako kasi, malaki ang paniniwala ko na maganda ang tinig na lumalabas sa iyong bibig. Oh my God, ano kayong lalabas sa akin mamaya ko? Oh, no! Small things. Sige, Kuya. Pwede ko bang makita kung paano mo gagawin ito? Ready! Paparating na ang mahal na Reyna. Thank you. Mahusay. Ngayon, sa puntong ito, court jester, gusto kong imbitahan mo ang mahal na Reyna dito sa aking confession room. Okay po, Kuya. Paglabas ni court jester Alisa sa confession room, isang pagpupugay, mahal at mahal na Reyna. Tama ba ang pagpupugay ko? Kulang po, pero sana po may mabigkas kayong isang salita. Hindi po ako uupo. Sige, ulitin natin. Pakiulit po. Pakisabi, magandang mahal na Reyna. Kuya, ito po ang gusto ng mahal na Reyna. Maligayang pagdating, magandang mahal na Reyna. Parang di ka rin sure. Maligayang pagdating, makantang mahal na Reyna. Sabi ni Pierre, magandang. Okay. Kuya, kailangan daw po may conviction sa magandang. Maligayang pagdating, matandang mahal na Reyna. Pakisabi, offensive yung sinabi niya. May discrimination talaga. Opo na lang po ako. Ako na lang po magsa. Mahal na Reyna na lang po.
mahal na Rina at court jester Eliza. Yes po. Kanya ako gustong ipatawag kayo rito ay dahil meron akong nais na isang task na pag-usapan natin. Mahal na Rina, kailangan mong makapagbigay ng utos sa mapipili mong housemates na ipapadaan mo kay Court Jester Eliza. At Court Jester Eliza, kapag napagtagumpayan ng housemates ninyo ang mga utos na ito, isang gantimpala ang maihahantog ko sa inyo at sa buong kaharian ninyo. Bumalik na sa loob ng bahay sina Reina, Brenda at Eliza. Paparating na, mahal na Reina. Tumayo at magbigay hugay. Pag isabi sa kanila, sabihin, maligayang pagdating, magandang mahal na Reina. Bawal tumawa. Pag nagbigay pugay sa mahal na Reina, kailangan sabihin, maligayang pagdating, maganda at mahal na Reina. Magmadali ang lahat. Maligayang pagdating, pinakamagandang mahal na Reina. Perfect. Magsipo ang lahat. At ang napiling bigyan ng utos ni Reina Brenda ay ang mga boys. 32 years na akong single, kailangan ko na hari at kailangan nila akong ligawan sa pamamagitan ng pagkanta at isang pick-up line. Okay. Sa lahat ng mga kalalakihan, kailangan ninyong mag-alay ng isang kanta at isang pick-up line. O Pilipina, kailangan kita. Kung alam mo na mahal kita, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Kung simple tao lang ako, mahal na mahal kita, o aking reyna. Are you a caterpillar? Why? Because I larva you. I love you too. Thank you. Thank you, Katie. Kailangan ko na iba pang pagpipilian. Okay. Masyadong bata. Magmadali at talagang hindi nakakapaghintay ang mahal na Reina. Ang bagal. Pakisabi, pag wala masyadong itsura, pakibilisan. Pakicancel na lang. I'm sorry, mahal na Reina. Alcohol. Mahal na Reina, sinigang ko ba? Bakit? Ang asim mo eh. Thank you. Oh, pwede na to, kahit hindi na mga rana. Sa pagtulog na lang ba kita makikita sa mahal na Reina? Ako'y nandito na. She loves me. She loves me love. Ayun. Mahal na Reina. Asin ka ba? Bakit? Kasi I love you a lot. At dahil matagumpay na napasunod ni Reina Brenda ang housemates, Mari, ito po. Manchester na. Oh my gosh! Palakpakan po natin ang ating mga sarili! Oh my God! Salamat, Kuya! Thank you, Kuya! Punong-puno nga ng good vibes ang buong bahay, ngunit maging ganito pa rin kaya kasaya ang housemates, lalo na't may mabibigat na hamong paparating tungkol sa kanilang pagpapakatotoo. Yan ang ating malalaman maya-maya lamang. Kapamilya and Kumunizens, tuloy-tuloy pa rin po ang unlimited voting sa Kumu at Tex. Patuloy na ipadama ang inyong love and support sa napupuso ang housemate. Matindi ang hamon ng butuhan at matindi rin ang hamong haharapin ng housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Pero paano kaya nila tatanggapin ang mga mabuti o masamang balita mula sa outside world? At tuluyan na nga kayang maapektuhan ang kanilang nabuong samahan dahil dito. Narito, panoorin natin lahat.
Kinagabihan pinatawag ni Kuya si Reyna Brenda para sa isang mahalagang task. Kaya kita pinatawag ay dahil meron pa akong isang task na ipapagawa sa iyo. Oh, okay po. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pa kayong pagkakataon upang makarinig ng mga balita mula sa labas? Posibleng mangyari ito sa pamamagitan ng isang task. Oh, ano po yung task po na yon? Basahin mo ang liham. Housemates, sa mga nakaraang araw, kayo ay nakatanggap ng mga balita mula sa mga kaganapan, hindi lang sa outside world, pero pati na rin mula sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong malaman ninyo ang klase ng balita na maaaring makapagpangiti o susubok sa inyong mga pagkatao dahil ang mga balitang ito ay mga opinyon sa pagtingin sa inyo ng mga tao sa outside world. May dalawang klase ng scrolls na naglalaman ng mga komento mula sa outside world. Ang scroll na may puting tali ay para sa magagandang komento. Ang scroll naman na may pulang tali ay para sa mga negatibong komento. Pipili ang bawat housemate kung alin sa dalawang scroll ang gusto niyang marinig. At si Court Jester Eliza naman ang maaaring bumasa sa nilalaman ng scroll. Paglabas ni Reyna Brenda sa confession room, pinabasa niya ang task letter sa kanyang court jester. Oh my gosh. Makinig ang lahat. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong malaman ninyo ang klase ng balita na maaaring makapagpangiti o susubok sa inyong mga pagkatao dahil ang mga balitang ito ay mga opinyon o pagtingin sa inyo ng mga tao sa outside world. Susunod! Parang nakakasuffocate ng pag-comfort ni Alexa. Bossy ni Alexa gives chance to others. Angie is a huge faker too. Laging umiiyak pero walang luha. Ang scrolls, napag-usapan ng iba kung anong balita ang nais nilang marinig. Isa lang pipili. Isa lang. Ay, mabuti siyempre. No, you shouldn't pipili. No, I can. Are you gonna use a bag? Can you handle it? Yeah. But then in this industry for more than my... Ano gusto mo? Bag? Bag. Yeah. Parang alam mo kung ano yung adjust mo. Yeah. Exactly. Tama. Na-excite ako, kuya, kasi kumbaga siyempre sabi kaming magkaroon ng balita na ano nangyayari sa labas. Pero at the same time, kuya, kinakabahan. Okay. Isa lang ang pwede niyong piliin. So, unang katawagan ko ay si Alexa. Pwede ka nang tumayo at sabihin kung ano. Bad. Ready? Yep. Whoa. Hobo. Parson tweets. Okay, first, medyo nakakairata nga minsan, parang nakakasuffocate ng pag-comfort ni Alexa. Wala namang masama mag-comfort, pero minsan may mga tao na gusto lang mapag-isa. Innate lang kasi talaga sa akin yung mag-care and yung pag-nurture. So, ngayon, alam ko na rin naman na huwag masyadong maging comforting sa iba. Parang pinipilit lang ni Alexa makipag-socialize sa mga tao. Baka kasi feeling niya hindi niya ka-level. First of all, guys, ramdam nyo ba na nagpapakaibang level ako? Hindi. Bossy si Alexa. Give chance to others din minsan. Yun lang? Oh yeah, it's tweets nga sila. Di wow. Wala po silang reaction dyan. Bashers don't really affect me anymore. Wala lang po sa akin. Kumbaga, just constructive criticism yun. And baka kaya ko pang i-improve yung sarili ko. Ang susunod ay si Eliza. Ano ang pipiliin mo? Bad. The curious mind, kuya. I guess, siguro may mga nakikitang pa konti-konting mga imperfections, pero it doesn't define us. Si Eliza, todo iyak sa eviction night lagi. Gusto na ata niya sumunod. Bye.
Si Eliza, naturingang athlete pero laging injured pag may taos. Sisipot na ano? Ako lang ba? Pero parang ang hina ni Eliza sa mga taos. Di ba sporty siya? Sorry, pero I'm quite disappointed. Wow! Yeah, it's just nothing to prove. Sa totoo lang talaga, I really don't have to explain myself kasi volleyball naman yung nilalaro ko, yeah. Hindi naman siya yung sport din na mga andito. Alam mo yun, may masasabi din talaga yung mga tao. But I'm really grateful sa lahat ng mga comments din nila. And we're here as strong people to actually see that as constructively as possible. So that's all. Sunod na pumili ng scroll si Katie. Good or bad? Give me the red. Obvious na hindi emotionally stable si Katie. It might be best for him to be evicted. He should be outside and deal with his condition in a normal setting, not like this. Yes, thank you for your concern. But right now I'm doing fine. Those past few weeks were just really hard talaga. But right now I'm in a better state. Pauwiin na si KD, OA masyado. KD, puro tugtog pero walang ambag sa mga taas. Totoo po yan. Pero to be honest po, yes, I do notice that about myself. But in fairness po, I'm really trying sa mga tasks po. But yeah, sinusubukan ko naman talaga yung mga tasks. Madam Inot? Ay, ako na ba? Good or bad? Of course bad! Sanay tayo dyan. Parang live selling ko lang yan. Napapasin ko si Madam Enuts laging nanggigigil sa mga bagyet. True! Oh my God! True! Dapat pagsabihan niya ng harapan, hindi yung sinisiraan niya ng patalikod. Sino? Are we witnessing Madam Enut's transformation as the newest Marites in the house? Stay tuned. Oh, okay. Marites, yung nakikinig lang ako, siguro napapansin nila, may sasabihin sa akin si Brenda, sasariling ko. May sasabihin sa akin si Samantha, sasariling ko. Pinakikinggan ko kasi ang bawat isa rito, pero nagiging quiet ako, pero hindi ako si ganun. Minsan lang talaga, hindi lang talaga alam ng tao sa labas kung ano yung tunay na nangyayari dito sa loob ng bahay. Yung Marites, kuya, parang hindi ako yun. Gigigil ako. Pangatlo, gusto na po si Kmuraan, ha? Ay nga ako siya, nagigigil ako siya. Sa inyo, yung una lang ang tumama, ha? Yung una lang, gigigil ako. Masyado ka nang mapuna sa mga kasama mo. Sana sabihin mo ng harapan problema mo sa kanila, lalo na sa mga bata. Nakakatawang nakakainis, kuya. Sana pala pinili ko na lang yung goods kasi parang, kumbaga parang nainis lang din ako kahit di naman totoo. Ang pangit ng office. Thank you. Gigigil ako, hindi ako tayo. Ready na, Samantha? Bad na lang. Makita din yan ni Sam sa labas, yung sariling kaplastika nila. Makikita mo talaga yung mga ugali nila. Makikita ko din yung kaplastika nila. Thank you for your concern. And I'm sure that every one of us here will see the real us outside. But what matters the most is what we built here. Because we know that we love each other and what matters most is we still hang out each other and makontinue yung friendship ng isa't isa. Nakaka-disappoint si Samantha. May pagkamalitas na, playing safe pa. Plastic. Oh, wow. Samantha, hindi na nakakatuwa ang pagiging playing safe mo. Dapat, sabihin mo sa mga taong nasa harap mo ang problema mo sa kanila. Never in my life I do playing safe. I know in myself that even if sometimes medyo nakakasakit na ako nang sasabihin sa ibang tao, I still say it right in front of their face because I want them to improve. Kung para sa kanila playing safe yon, I respect your opinion, but I'm sorry, I am not playing safe. And I thank you. Hindi ako fake, hindi ako plastic, at hindi ako playing safe. Itong tatlong bagay na to, kuya, ang hindi ko ini-expect na makukuha ko. Alam ko sa sarili ko na nagpakatotoo ako. Next is Shania. Give me the red. Bad news. Wala kang masyadong ambag sa totoo lang. Puro ka salita. Gawin mo din, ha?
Well, I have nothing really to say about that. Okay. Napakagaling siya, Naya. Puro kasi landi. Huh? Oh! Excuse me! Oh! Shhh! Not true at all. Okay. Well, okay, wala. Yun na. Si Shania, ganda lang ang ambag sa task, pero wala namang bilang. I'm doing me. Yun lang. Landi ba ako, guys? No! 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 Sunod na tinawag si Angie. Okay, bad po. Si Angie, minsan masyadong hyper kahit na seryoso ang ganap. Dapat ilugar niya pagiging masaya niya. Be sensitive naman, girl. Okay, that's constructive. Angie is a huge faker too. Laging umiiyak pero walang luha. Pansin ko yung ibang housemates kagabi. Hindi siya binigyan ng tissue kasi nga wala namang pupunasan. May mga time talaga na iiyak ka na wala ka ng mailuha. At yun yung pinakamabigat na. Yung words po kuya are like knives po kuya kasi tao lang din po kuya yung inaano nila. They think that their opinions are right all the time. It's better to be kind kuya than to be always right. I really don't like Angie so much, pabebe. Whoa! Anyway. It's so mababaw kuya. Pabebe daw ako. I don't care. Basta I'm just being me. Kung mapabebehan man siya sa akin, bahala na siya. Problema na niya yun. Susunod! Benedict, you're talking about who has a stable showbiz career. I think this is about yung kay Alexa. Mga panahon na, ba't kaya hindi ako pinapansin ni Alexa? Ano kayang pinagsasabi nitong si Benedict? Sunod na makakarinig ng mga komento si Ian. Ian, white or red? Okay, bad. Bad. Kapit. Yung down ka kasi, quote-unquote, weak team nyo, tapos yung nanalo kayo, down ka pa din kasi iniisip mo feelings ng kabilang team. So, kailan mo irerespeto feelings ng teammates mo, Ian? Toxic. Okay, dun sa part na hindi ako masaya para sa teammate ko sa pagkapanalo. Mali yun dahil inilaban ko yung immunity na yun for the group, not just for myself. Si Ian talaga ang revelation this week. I wasn't really expecting that he's so weak. Wow. sobrang babaw ng luha ko. Alam yan ng mga tao nga. Nagmamahal sa akin sa labas, family ko, relatives. Para sa akin, hindi weak yung pag-iyak. Itong si Ian, walang ginawa kundi umiyak at makipag-chismisan. Oh my God! may point naman. Yung chismisan. Alam ko may basehan naman din yung mga binibitawan kong usap dito sa loob. As long as maayos yung usap at wala na mga sinisirang tao ay okay lang. I see. Jordan. Anong pipiliin mo? Pula o puti? Bad. Bad. Red. Si Jordan, sinasabing gusto umalis ng bahay. E di mag-voluntary exit. Kaysa puro ka ngawa dyan, mahinang nila lang. I said that once, okay. There was a week last week that I didn't really like the Jordan I was seeing, but instead, I'm choosing the harder road, which is to stay and become better. Strategy or not, you entered PBB in a campaign route knowing full well that what is in store of the show. I'm still lukewarm with Jordan, but I'm seeing signs of defeatist attitude as well and a small hint of regret in his PBB endeavor. If so, what a waste of a slot. Yes, I came in on the campaign route. For those of you who don't know, a lot of people believed in me. So if there's people that don't think I'm using my slot here to its fullest advantage, sorry, I am trying. Tama talaga ako sa puso.
There's been so many years in my life where no one believed in me at all, Kuya. Even me, I stopped believing in myself. Pero when I started Kumu, people started to believe in me. Ayoko din na ma-feel naman nag-support sa akin na sinasayang ko lang yung opportunity ko dito. Here we go. Okay lang. Di ko gets ano selfie ni Jordan sa loob ng bahay. Di ko rin gets right now. Thank you. At ang huling mga komento ay para naman kay Benedix. Anong pipiliin mo? Bad. Bad daw. Feeling pogi yang si Benedix, kahit hindi naman. Look at this guy! Well, totoo naman yun. Totoo naman na may feeling ako. At feeling ko nga, pogi ako. Kasi sino pa bang maniniwala sa akin, diba? Siyempre ako lang. Ako sa sarili ko lang. Tama yan lang, tama yan. Benedix? Sorry to burst your bubble, pero you're talking about the woman who, among all of you there, has a stable showbiz career. Sinabi niya yun! Love team? Baka lumalapit lang siya sa'yo kasi takot siyang mawala ang alienation. I think this is about yung kay Alexa. Nung narinig ko yung comment na yun, napaisip din ho ako eh. Kasi that's me. Feeling ko yan yung mga panahon na ba't kayo hindi ako pinapansin ni Alexa ngayon. So parang siguro from there, sorry to burst your bubble, I think that's yung pinagmulan niyan. Which is di naman talaga alam ng outside world kung ano yung story nito. Ano kayang pinagsasabi nitong si Benedix? Napaisip po ako kung sinisiraan niya ba ako. And the next one is? Two-faced yan si Benedix. Di mo alam sino kakampi. Actually, totoo naman yun. Na hindi ko alam kung sinong kakampi ko. Pero hindi totoo na two-faced ako. I just know how to balance and know what is weighing more pagdating sa akin kung ano mas matimbang na truth kaysa sa other one. Tapos na. Guys, let's remind each other that this is just opinions. And then they can just throw it anytime. So wag natin sobrang have a strong stomach. Stomach. Yeah, and then talagang this is part of our industry. And then there's more outside. So talagang ready talaga natin yung sarili natin. Ang apektadong si Madam nilapitan sina Brenda. Na-stress ako talaga. Marites, hindi ko matanggap. Through court gesture na lang. Na ano, sa kanya yun eh. Nakikinig lang ako. You know. Samantala, si Benedix kinausap naman ni Alexa. Feeling ko, yan yung mga time na talagang sinabi ko na feeling ko yung time hindi ako pinamasin na. So parang yung nag-want ako ng friendship, pero sasabihin niya. Dude, alam yung pagkaka-construct, I'm sorry to burst your bubble, pero si Alexa yan. Parang ganon. Ganon yung sinabi, parang sinasabi sa akin na parang wala akong... Hindi! So ano iniisip mo? Ako yung na-point out doon sa comment na yon at parang alam mo yung parang guilty ka, kuya, of something that you're not really sure about. So I had to approach Alexa after that. Kasi magkasunod din. Two-faced daw ako, ganun. Pero aminado naman tayo doon both na may mga both sides naman talaga ng story. Lalo na naman kasagsagan niya ni E na, di ba? So, I hear both sides. Hindi talaga ako naging okay doon kasi for sure, alam ko rin sa sarili ko na hindi po ako ganun ka sobrang nag... I'm not messing around with anyone here. Ang sabi niya is, sorry to burst your bubble, but you're talking about a woman who has an established showbiz career. So, bakit may career? Ibig sabihin, baka may sinasabi ka about me na masama. Ewan ko kung nag-uusap ko ni Ian na hindi si Alexa kasi ganito yan. No. Yung mga ganon. Ako confident ako. Hindi bakit hindi din ganun yung sasabihin na sorry to burst your bubble kaya but you're nga, talking about yun nga, feeling ko nga. So siguro dinown mo ba ako? No, of course not. Yung pinaparating niya is you're messing with this girl. You're messing with Alexa. Ganyan-ganyan. So medyo mabigat po talaga. Dude, hello. Alam, totoo naman yung sabi niya. Established career. Mabigat eh. Ano kaya yung nakita niya? Siyempre, kuya, ako, hindi ko alam kung ano yung totoo po o hindi. So, binibigyan ko na lang mo siya ng benefit of the doubt. So, what are you saying about me? Lalo na after nung prank thing natin, chinitikan kita. Oo, pero feeling ko hindi yan yung part na yun. Tanungin kita eh.
may nasabi ba ako na sobrang bad about Alexa? Wala, wala naman talaga. Oo, pero aminado ako na nagsasabi ako na ng mga halimbawa, yung ba't ganun si Alexa, hindi ko maramdaman yung friendship niya minsan. Diba sinabi ko sa'yo before, minsan hindi niya ako pinalo. Doon ako aminado kasi totoo na naramdaman, na matagal na yun. Pipiliin ko na lang munang maniwala sa mga sinabi niya na rason para hindi magbago yung pakikitungo ko sa kanya. Parang Alexa, titimplahan ka na kapag tapos si Minsan, si Kretidia, sabi niya, wow, Alexa, ilakad. Let's not say that ever na. Let's not use that Alexa, ilakad. I'm just, Alexa, ilakad. Basta yan yung time na hindi pa kayo ganyan ka-close. Exactly.